So, ano yung 50-50 ang sinasabi mo? Nagigigil ako si Marco Aglisi. Si. Way back before kasi parang sa akin parang aminado po ako, nag-sorry naman po sa kanya na parang micro-cheating po yung nangyari. Hindi naman po totally cheating. Opo. Kasi po nung kami po is nung mga una namin, sobrang parang vulnerable po siya sa akin, sinasabi niya po lahat. Then nagkaroon po siya ng problem sa family niya. Tapos parang ine-execute niya ako, nilalapitan ko siya lagi. Ano ina-execute? Parang inaalis niya po ako, ayun niya, sinanay niya po ako na laging sinasabihan ng naramdaman niya sa akin, in-open niya po. Tapos parang pinapalayo niya po yung loob ko that time, parang may problema siya. Ako lang, sabi ko po sa kanya lagi, nakakampi mo ako, hindi mo naman ako kalaban. Then, she keep pushing me away po talaga. Silly. Oh, whatever that was. Pero kayo pa nun? Opo, pero... Tapos nakikipag-date ka sa iba? Hindi po totally date yun. Ano yung kasi binibigyan din. Ano yung nakilala date? Ko po siya sa fashion show po. Tinutulungan niya din po ako bigyan ng mga racket po. So parang na-misinterpret niya lang po yun. And then napatunayan niya din naman po na hindi naman po naging kami. Alam niya po yun na yeah, babae. Hindi kayo hindi naging kayo. Hindi naman hindi naman kinakailangan magkaroon ka din ng relasyon para maging cheating yun eh. Hmm. Oo. Ano yung, sa palagay mo, ano sa pagkakaunawa mo, ano yung tinatanggap mong nagawa mo sa kanyang mali? That time is yung parang tinutulak niya ako ng tinutulak na ilang beses kahit lumalapit ako. Then, hindi, yung nagawa mong mali sa kanya. Ayun nga po, nung kinausap ko po yung girl na yun. In-entertain mo rin yung girl? Nakipaglandian ka din? Opo, yun. Oh, you were cheating. You cheated. Sabi lang, para lang po sa madlang people, kalma lang po, hindi to face-to-face. Sumasagot yung madlang people. Magamat na rin si Chang Ami. Sana sinabi mo agad, ang dami kong dinano. Kala ko face-to-face. Pasensya na. Oo. Kala ko face-to-face. Okay. Bakit ganyan? Carla. Hindi, joke lang. Hindi. Kasi mahalaga, lalo na nagkahiwalay na kayo. Diba? Dapat, lalo na kung nagkahiwalay naman na, mas makakatulong sa healing ng isa't isa kung inaamin nyo na talaga yung naging problema. Hanggang yung hindi yung hanggang dulo, pinipilit mong i-defend yung, not to judge you, ha? Pero somehow, charot. Pero may sinabi siyang word kanina, yung term, yung micro-cheating. Yeah. Ano ba yung micro-cheating? Yung mga Gen Z, kasi maraming terms sa ganyan eh. Diba? Ano para ba sa yung pagkakaunawa mo ng micro-cheating? Sa akin po kasi, sa mga lalaki or babae, once na may jowa kayo, committed kayo, sa lahat po ng uri ng aspect, LGBT po, yan. Once na may committed na po kayo sa isang tao, kahit liking post o nag-heart po kayo or nag-entertain po kayo ng ibang tao or kasi may jowa na kayo na hindi po alam ng jowa nyo. So, don't na po kasi micro-cheating na po. Doon po nagisimula lang. Ah, yung mga like-like lang sa post, micro-cheating na ba yun? Even though po na... Kunyari, may nagtatanong kung may girlfriend ka na kasi medyo private po kami ni Lily dati. Hindi po kami pala post. Hindi open. Opo. So, pag may nagtanong sa'yo na may jowa ka na ba, instead na mag-reply ka na, yes, may jowa na ako, is wag mo na lang po replyan. Parang ganun po. Parang di mag-start yung conversation. Pero i-qualify natin. About mga Gen Z, si Kim Cho, ano ba yung micro-cheating? Ay, di lalo ka, Gen Z, kuya Ogi. Abacus cheating sa'yo. Abacus. Grabe yung abacus. Siguro kaya nila sinasabing micro-cheating. Yun yung escape nila para masabing, hindi naman kasi hindi naman naging kami. Diba? Parang ang pinaka-definition ng cheating para sa kanila, naging kami. Kaya cheating. Kasi kami pa, pero naging kami na. So nag-cheat ako. Malina. O tayo pa, tapos may nangyari sa amin. Kaya cheating. Mm-mm. So kung micro-cheating, siguro dahil wala namang nangyari o hindi naman naging sa kanila, naging sila. Uh-oh. Pero ang bottom line, nagharot ka pa rin, naglandi ka, cheating pa din naman siya. Pinapababaw mo lang yung uri ng cheating para hindi masyadong masakit. But it's still cheating. Yes! May ano eh. Grabe yung madlang people, oh. May intention ka, may intention ka talagang may nangyayari sa inyong dalawa nung isa maliban dun sa ano. Hindi man malalim yan, yung landian man lang. Landian. Tsaka yung tinasabi niya na naglalike
sa kunyari sa social media. Eh paano kunyari siya ni-like niya yung post ni Bruno Mars? Cheating na ba yun? Oo. Tapos si Venus Raka naman. Dalawang magkaibang planeta yung nilalike. Tapos pumunta siya sa Mercury Drive. Parang okay naman yun, yung like ng ano. Paano naman yun? Depende rin sa pag-intention. Kunyari, di ba? Kunyari, ikaw i-like mo yung post ni Kendall Jenner. Oo. Di ba? Parang right. Hindi naman na siguro. Wala dapat yun. O kahit yung babae, di ba? May ikaw, sinong nilalike mong post na lalaki? Meron ba mga Hollywood stars or si... In-unfollow ko na nga sila. Baka kasi mag-reply. De joke lang. Si John Cena, pinapollow ka din. Oo, si John Cena, ganyan. Oo, yung pinapollow mo si John Cena. Tapos nagre-reply ako minsan. Hindi, tsaka ano man ang term niyan, tayo naman na nakakaalam kung nag-cheat tayo. Hindi. Yes, totoo yun. Micro or macro, ano mang klaseng cheating yan. Tayo ang makakapag-define nun sa sarili natin. Hindi, nag-cheat naman. Cheating talaga yun. Yung ganyan. So, nung nalaman mo nag-cheat siya, na-prove mo, nabasa mo, tapos inamin niya rin naman, anong ginawa mo? After ko pong mabasa yon, hindi ko na po siya pina-explain kasi that time exhausted din po ako sa lahat. Like, mga problema, families, then work, sobrang frustrated din po ako. Then, sumabay pa po yung nalaman ko, nakita ko. Without him explaining, iniwan ko po siya. Because ayoko, napagod na ako. Then, diyan po nag-break. I decided po na end na lang po yung relationship namin. Ay, hindi ka na niya kinausap agad. Ikaw, anong ginawa mo kung nung nilayasan ka na niya? Nirespeto ko na lang po yung ano po, decision niya. Kasi alam ko rin po sa sarili ko na may mali din po ako. Ah, hindi ba na siya sinuyo o nag-sorry? Ganun? Kasi, Kuya Bong, nag-shaky na sa huli. Pilit ko siyang nilalapitan po like na sinabi ko po kanina. Then parang pinupush niya na po ako eh. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Pero nag-apologize ka sa kanya. Yes po, nag-apologize. Inamin mo yung pagkakamali at humingi ka ng patawad. Opo. Sincere po. Sinabi ko po talaga kasi sa kanya. Kasi mahalaga din yun. Opo. Mahalaga din. Yes. Gusto